Hello, hello! Welcome to Joie de Vivre Live. Ayan, pag-usapan natin ng mga recent na kaganapan. Dahil nakakalo, Diyos me. Alam mo yung ano, yung akala mo worst na yung nangyayari. Pagkatapos, kaya pa nilang i-outdo yung sarili nila sa mga sa mga ka-etchosan nila. Nakakaloka. Sobrang nakakaloka. Anyway, pag-usapan natin yan, isa-isahin natin. And ano na eh, alam mo yun, nandun na tayo dun sa level na yung hindi na siya funny. Talagang ano na, talagang ano ba to? Hanggang ganito na lang ba talaga tayo? Lahat ng wins natin noong mga nakaraang administrasyon, nawawala. So, ang sama, ayan. Well, anyway, ayan, magandang gabi sa inyong lahat. At mamaya sa mga team replay natin, magandang gabi sa inyo. So please do not forget to share yung live dahil alam niyo naman na tayo'y ginugurgur ng mga social media platforms, especially the blue one. Ayan. So ano po, no? Pakishare ang ating live sa inyong mga friends, lovers, relatives, enemies, and strangers. Ayan. Pero batiin muna natin yung mga first honor natin ngayong gabi. Si Buhay Maligaya, hello. I'm so early achievement. Unang-una siya. O, di ba? Unang-una si Buhay Maligaya. Nora De Jong, hello, hello. Pag 3 days in a row ko na, nauumpisa ng live mo, sabi ni Nora De Jong. Aba, ano na, kailangan na ng medal ni Miss Nora. Beatrice Prudente, hello, hello. Lionel Christian Lanuzo, present. Nakikinig po ako habang nananahi. Watching from Milan. Ay, di ba? The fashion capital. Ingat po kayo dyan at sana po ay, ano, hindi po kayo matusok ng karayom. And Roy Maceda, hello, hello. Beth Nolan, wow, I managed to make it to your live. Hindi pa nga live na live. From not so cold lately, London, sabi ni Ma'am Beth Nolan. Hay nako po, speaking of not so cold, grabe, para kaming nasa kawa ng ano, sobrang init po dito sa Pilipinas. Hello, hello, Jerome, hello. Marielle Moranio, my live, yes, oo. Yeah, pero mabilis lang tayo kasi ano, kahapon sabi ko magbubukas ako ng tindahan today. Eh, may meeting daw yung jowa ko na importante ng ano, alas dos. So, baka hindi tayo magtagal. Ayan, JR Santos, hello, hello, Archie Ang. Ayan, pinansin na kita, Jerome. Ito talagang Jerome na to. Al Andaya, hello, hello. Maan. Si Jerome. Pagkagaling sa YouTube, lipat sa Facebook. Aligaga. Siya lang, hello, hello. Eloida Samaniego, Ma'am Loida. Good AM, Miss Joey, watching from Vallejo, California. Ingat po kayo dyan. Boy Niwi, kumusta na mga turista? Nakakaloka. Banig Nation. Hi, Tita Banig. Kumusta sa Canada? Archie Ang, Marisol Relator. Hello po. Marielle Moranio. Ay, nasa, na ano ko na siya. Imelda Perles. Hello po. Tatalino na naman ako, Miss Joey. Ayan. Hello, Sir Bernard Veloso. Hello, hello po sa inyo. Ayan. Nami Chan. Ayan. And Arasins, Zach Terbeck. Hello. Paano sumali sa discussion sa live? Ah, pwede, teka. Oh, kung gusto niyo pong ano, umakyat, sige, magpapaakyat ako maya-maya, pero bibigay ko na yung link. Ayan. Hular TV, ma'am, isa ako sa mapili nyo dahil nakagat po ako ng aso. Ha? Mapili saan? Saan kita pipiliin? Hindi ako si Willie Revilla, may ano ba? Saan kita pipiliin? Archie Ang, hello, hello. Healthy Lifestyle, hi, Tita Healthy. Jamaica Marcos, Arisuga, Jose Lapitan. Ayan. Okay. Ayan, si Zach. Pwede po kayong pumasok. Ano lang po. Shinare ko yung link doon sa ano. Kasi paano ba napipinto?
Joey, nakakaiyak ang pasabog ni Madam Dragon. Actually, napanood ko bago ako nag-live. Pinanood ko yung live niya. Tapos parang nag-warn nga siya dahil sabi niya marami nga siyang threat, marami siyang ano, marami siyang, maraming pagbabanta sa kanya. So, sabi niya, oh, mag-ingat kayo, well, syempre, ako kasi nasa Pilipinas ako, tsaka si Mother Pebbles, eh, diba? And I think si Pebbles Talakera, may mga ano talaga siya, may mga threats talaga sa kanya ng bonggam-bongga. Sa akin kasi may mga threats ng, pero alam mo yun, yung parang galing siya sa basher, so medyo, well, I take note of it. May mga sigurong dalawang threats na lumapit na ako sa police. Ganon. Pero to be honest, hindi ako ganon ka-worried pa doon. Pero, ayun. Totoo, Ma'am Joey, doble ingat. Oo nga eh. Umaangat ka na yata sa hit list ni FN. Diyos me. Pero ano, ang tawag dito, di ba merong paetsos yung ano, yung parang youth group nito ni Bongbong na, oh, mga fake news peddler, kineme. Taka na nitong mga to, fake news peddler, ulul nyo. O ko sa inyo. Diyos me. Parang nung election, may mga miyembro kayo na lumalapit sa akin, ang hihingi ng GCash. Pagkatapos ngayon, Facebook ped, ano, fake news peddler. Uror! Diyos me. Sabi ni Mother Dragon, may humahunting na raw sa iyo. Sa akin talaga. Humahunting talaga sa akin. Nandito lang naman ako. Ayun. At ba't naman ako hahuntingin? Diba? Dapat sa Senado yung investigation nila sa extradition scandal. Yeah, I think, no? Kasi ano yun eh, matinding issue yun eh. May mga pinresent naman ng mga video, ng mga phone conversation si Mother Dragon about it. Diba? It should be enough to, ano, for them to be curious. Ayun. So, pero wala. Ang nakakataka dito, diba? Ayaw nilang i-touch talaga si ano eh, may pagka ano kasi yung kalagayan kasi ni Mother Dragon is a class of its own. Ayan. Sobrang well connected niya sa mga puting ahas niya dito sa Pilipinas. So she's able to to communicate a lot of information otherwise not available sa mga normal na ineme, ganon. So may mga ganon. Pero may mga, since ganon na nga yung sitwasyon niya at marami siyang information na nakukuha, hindi man siya ma-arrest baka ng bonggam-bongga kasi nga nasa US siya. Ganon. Nevertheless, since yung mga sinasabi niya kasi, kahit naman siya nasa Amerika, wala naman pumipigil sa kanila na ipatawag siya eh, di ba? Ayun. Sino kaya ang malakas na loob na senador na ipapa-Senate investigate ang turkey extraction? Yeah, nobody dares to oppose Lisa. Yun nga yung nakakaloka eh. Walang kahit anong negative write-up about Lisa Marcos except yung mga hanash coming from you know, someone na without news organization. Someone is not part of the news organization, 'di ba? Pansin nyo, wala namang umaatak kay ano eh, wala umaatak kay Lisa. Aside from dun sa circle ng walang umaatak na kahit sinong journalist or sinong commentator na affiliated sa isang news organization. Ang umaatak sa kanya, mga vloggers. Ayun. Tapos sobrang konti pa nun kasi ang daming, kung number of vloggers lang, ang dami-dami at karamihan naman dyan, sing and dance yung praises kay Lisa Marcos. There are several things that the First Lady really have to explain. Pinaka-major yung sa extraction, diba? Yung iba kasi yung mga murmurs lang, nobody really want to move forward. Like for example, yung mga chismis na
if you want to get national contract daw, you have to, you know, you have to deal with her, mga ganong etchos. Eh, syempre, wala namang mag-move forward para magpatotoo dun sa mga ganong kwento. Kaso, yung sa extraction, merong, ano si mother, merong, medyo, merong video recording si mother. Ayun. Voice recording, I mean. So, di ba? Ngayon, si Attorney Glenn Chong, di ba sabi niya, gusto niya sampa, bigyan ng mag-asawang sampal si Lisa Marcos? Di ba nag-gagaganon siya sa hakbang ng maisog like nung, ano, nung March? Nagagaganon si Attorney Glenn Chong. Attorney Glenn Chong is in the Philippines. Di ba? He is in the Philippines. I heard that he is ano getting a lot of lawsuits. Of course, abogado naman si Attorney Glenn Chong, so maaano niya 'yan, 'di ba? Malalabanan niya 'yan, makaka-rest back siya doon. Kaya niyang ipagtanggol 'yung sarili niya. But nevertheless, it's still very very taxing kasi syempre, 'di ba, mga litigation na ganyan, nakakaano naman talaga. But they want the some representatives wanted to, 'di ba? They said their piece about it na para, "Uy, ikaw, Glenn Chong, hindi nakakaano 'yan, hindi nakakatuwa 'yung mga ganyang language mo sa no other than the first lady of the country, ganyan ganyan." May mga ganong drama sila. Eh, syempre 'di ba, para wow talaga, concern na concern ng mga congressista. Parang para sa isang taong hindi naman inelect ng sambayan ng Pilipino, naman mandato 'yun. 'Di ba? So para saan yung concern ninyo? Para saan yung ano ninyo, 'di ba? Sobrang OA talaga, sobrang OA. So these kind of things lalo niyang pinapalakas yung murmur that Lisa Marcos has something to do with with running the Philippines kasi parang puta mga congressman, concern na concern talaga. 'Di ba? Concern na concern yung mga congressman kay Lisa. Napagsalitaan lang ng hindi maganda ni Glenn Chong. Nasaktan yung damdamin ng mga congressmen. Wow, talaga. Si Bongbong araw-araw tinatawag na bangag. Si Bongbong araw-araw na tinatawag na bangag ng kung sino-sino. Hindi ba kayo na concerned? Etchos nyo, Congress. Tangina nyo. Diba? Si Bongbong araw-araw na tinatawag na bangag. Araw na tinatawag na pulboronic. Ganyan-ganyan. Pagkatapos yung may PDEA, ano pa, tinarget pala siya ng isang PDEA agent in 2012. Diba? Eh, pagkatapos ayaw niyong mag-kumembot dyan. Tapos pa nag-iinteresa yung lisensya nung abogado na meron naman talagang legitimate advocacy when it comes to election. Diba? So, yun, nakakatawa lang. Sabi ni Ruby Mendoza, bitter OA mo. O bilis, isampal mo sa akin yung pagiging bitter ko, Ruby Mendoza. Pag matapang sa comment section, dapat matapang rin umakyat. Paulit-ulit kong sinasabi yan. Kung matapang ka, umakyat ka. Makipagbargasan ka sa akin face to face. Bilis. Tingnan natin kung sino yung OA. Bilis. Ruby Mendoza. Akyat. Next time, layo-layo sa keyboard, okay? Kung ang tapang mo hanggang keyboard lang, layas. Diyos me. Oh. Screenshot mo na to, Ruby Mendoza, para makakubra ka na dun sa troll farm mo. Sinasagot kita, Ruby Mendoza, tapos ang reply mo sa akin, bitter lang ulit. Diba? Kailangan dito, pagka troll ka, dapat creative ka para tumagal ka. Para tumagal yung ano mo, yung fame mo. Dapat creative. Oh, nag-react na ako. Dapat magre-react ka. Tapos yung reaction mo dapat creative. Hindi para bitter mo. Oh, eh, tapos nagsalita na ako, pinapaakit na kita. Bitter. Ganun pa din. Ano ba naman yan? Masyadong obvious yung level ng kabubuhan ng troll farm ng administration na ayaw nakikriticize. Ayan. O sige, isa pang bobo here at Ruby Mendoza. My offer is not unlimited, okay? My offer is not unlimited. Pagka masyadong bobonicles yung comment mo dyan, iba-block kita later on. Pero syempre, dahil
hindi ko naman, ayoko naman mamblock antemano, no? Kasi naniniwala ako na mga bobo na punta ng punta dito sa live ko ay eventually ay tatalino din. Ayan. So, yon. Kaya yon. Ito si... kasi ito si Adrian eh. Pinaprovoke lahat ng trolls eh. Ayan, AI pa ang gamit na dahilan kahit na papeles naman ang ginamit ni Maharlika. I don't know if Maharlika is even capable, with all due respect. Gagamitin kasi nila yan na palusot pag lumabas na ang video. Oo nga, yung AI kasi na yon, actually they are explaining for a different matter eh, di ba? They are parang ano, using that explanation para pagka lumabas yung video, di para, ay, di ba, I told you so, gagano na sila. So, nagbibigay sila ng space doon. Nagbibigay sila ng space para doon sa I told you so, Kinembo. Ayan, okay. Well, anyway, edi eto na nga. Eto na yung mga kaganapang nakakaloka. Zach, ano ka lang ha? Kapit ka lang dyan, Zach, ha? Sa backstage. Kapit ka lang dyan. Dadaldal lang muna ako ng bonggang-bongga. Kasi, ang tawag dito, di... Di ba nga, ilang araw natin pinag-uusapan yung ano, yung ano, ang tawag dito? Ilang araw natin pinag-uusapan yung sa, yung, per, ano, permit to operate at saka yung pre-operation reports, ganyan-ganyan. So ngayon, nakita ko ito sa post ni MJ eh, ni Miss MJ Reyes Kim. Kasi ba sinabi ni Sas nung isang araw na nag-live tayo, yung Daily Tribune, pinost nila yung kay Maharlika, yung PDEA reports, yung PDEA documents, pinost nila pagkatapos ni retract. Apparently, si Cesar Chavez, who is part of the Presidential Communications Office, USEC to eh, if I'm correct, USEC or ASEC, nag-issue pala siya ng public apology in behalf of Daily Tribune. Nakakaloka. Buti na lang, na-content agad ni Miss MJ. Diyos ko po. Yan yung, you know, yan yung value ng mga vloggers eh. Nakakapture natin yung mga ganitong klaseng katarantaduan. Ayan. Teka, i-share ko yung mismong share ni post ni, ano, post ni, eto, ni Miss MJ. Ang sabi ni Miss MJ dito, ang sabi niya, it is not weird na yung presidential assistant for Stratcom, USEC nga, USEC Cesar Chavez pa, ang naglabas ng post ng apology ng Daily Tribune regarding Maharlika and PDEA docs issue. Di ba Daily Tribune ang dapat nasa, ang dapat sana nag-publish ng kanilang public apology? So far, I have not seen one on DT's FB page. For those who've seen it, kindly share the link, sabi niya. Ay, hindi rin ako sure kung pinablish na to ng Daily Tribune eh. But anyway, kung pinablish yun ng Daily Tribune, wala rin, ano eh, wala rin value. Parang, oh, di, publish ninyo. Wala kami pa. But, eto yung issue. Kasi itong si USEC Chavez, nag-post siya at na-capture agad ni MJ Kembao Reyes. Sabi niya, ayan, open apology for the unvalidated PDEA document. So I think parang pinopost niya kasi pa ang dating kasi since wala naman tayong makitang post ng Daily Tribune. I haven't seen it. Pero pinost niya. Nag-apologize siya for Daily Tribune. Ganun yung dating eh, 'di ba? Sabi niya, Daily Tribune expresses its apologies for sharing unvalidated information that erroneously link President Ferdinand R. Marcos Jr. to a drug enforcement document. It deeply regrets the posted art card on Facebook and recognizes the harm and confusion of the irresponsible social media material. It understands the importance of upholding the truth and integrity, especially when it comes to matters concerning public figures. In taking full responsibility, Daily Tribune's online team learns from this experience. And will be more diligent and discerning in the future when it comes to sharing information by verifying sources and ensuring the accuracy of the information before dissemination. Ayun. So, ito yung tinutukoy niya dyan. Ito yung tinakedown.
Ayan. Eh, pwede namang ano, pwede namang, oh, di, sige, pinost mo to, and then later on, magsabi ka na yung sinabi ni, ano, pinabulaanan ng PDEA. Kasi yun naman talaga yung sinabi ng PDEA, fake document siya eh. But what they wanted to do is they want to dictate the truth. Diba? They want to dictate the truth. So, what they wanted is for everyone to think na, oy, fake yung document kasi sinabi ng PDEA, end of discussion. That is what they wanted to do. And that is just so tyrannical. Diba? It's a very tyrannical thing to do. Yung ganong etos balungos. Ayun. So, nag-sorry. Tinanggal na to eh. Tinanggal na raw to. Tinake down tong ano ni Cesar Chavez. Si Cesar Chavez had issued a public apology read in the past. Hindi ito yung first time na meron siyang post-apologizing. Ayun. Si Cesar Chavez, nag-post siya before ng official gazette na it looks like an official gazette announcement. Parang ano yun yung pagka nag-a-announce ng holiday yung ano yung pangulo, ano ba yun, naka-executive order ba yun or kineme ganyan. Basta it's an announcement encapsulated in ano an official gazette heading. Shinare nito ni Cesar Chavez. So ang nangyari, pinick up ng mainstream media. Ito, proclamation, ayan. Proclamation, December 22 as half day. Ayan, to allow commuters to go home early for holidays. I remember this clearly kasi pinick up to ng GMA 7. So ni-report ng GMA 7. Tapos sabi ng GMA 7, pinost namin kasi nakita namin na pinost, kinomunicate po ng tao from the Presidential Communications Office. Tapos siya pala yun. Siya pala yun. E di apologize na naman si Bakla. O sabi ni Yusek Chavez, apologies, I also posted a content that was not first verified by me. For the confusion it has created, the blame fall on me. I take full responsibility for this oversight. As a former newsman who has been a stickler for fact-checking, this one evaded me. Ayan. So best in apology pala to si... What is going on? Parang yun yung role niya sa ano, no? Yun yung role niya sa Presidential Communications Office. Pag nagfa-fuck up yung mga pangyayari, siya yung, ano, designated apologist. Siya yung designated apologist. Medyo ano eh, medyo, parang recent lang pumasok tong si Cesar Chavez sa PCO eh. Hindi niya kasabayan yung mga ano dyan, yung mga known na PCO people na lagi ring nakakatikim ng criticism sa mga vloggers, yung sila pangalan nito, sila yung bumukha ka sa New York, si ang pangalan yun talaga, yun, naaalala ko pangalan niya, si Bukangka. Tragis ka, Mother Dragon, ano ang pangalan nun? si Emerald. Emerald Rida. Ayun, di ba? Kumbaga, kasi yung part yun ng campaign eh. Si Cesar Chavez, hindi. So parang siya yung ano, siya yung parang nasa pinaka ano, pinakababa ng totem pole. Siguro kaya siya yung lagi inuutos. Ay, may palpak! Mag-apologize ka! Kuhawa naman si Cesar Chavez na taga-apologize. Ayun. So, yun. E di, yun na nga, nakakaloka. Pagkatapos, may press release din yung ano, may press release din yung Presidential Communications Office. Ngayon, sinasabi nila, ang target daw na growth natin for
for 2024, 6% to 7%. Ayan. Punta tayo sa Presidential Communications Office. May mga ano sila dito eh. May mga kinembot sila na ayun. Tinanggal na ba yung ano? Yung ba't hindi nila nilagay yung 6%, 7%? Ba't wala na? Witchicles na? Ayun, ayun, eto. Kaya pH expected to grow 6.0 to 7.0 in 2024 as one of the fastest growing economies in the Asia-Pacific region, sabi ng NEDA. Okay. Wala namang ano dito, wala namang masama dito. As long as yung kanilang target is achieved and whatnot, wala namang problema doon. Ang problema kasi, noong March 2024, noong March 2024, ayan, dito ko na rin i-research. Noong March 2024, nagsalita itong si ano, March 24, 2024, nagsalita ito si PBBM. Ayan. Ito yung salita niya. Ito na. PBBM, tiwalang makakamit ang Pilipina, ang 8% GDP growth sa ilalim ng kanyang termino. Gano. Ay, okay, sasabihin naman kasi nila dito na parang, eh, hindi naman niya sinabi ngayong taon na to eh. Ang sinabi ngayong termino niya, diba? Ang sinabi ngayong termino niya. Pagkatapos, after a while, eto nga, nagkaroon ng ano yung press briefing yung NEDA. Yung NEDA, sabi, 6 to 7% yung GDP growth, ganun. Actually, last year, 6% din yung sinabi nila. Pero in the middle of the year, binaba nila yung target. Binaba nila yung target. So, hindi nakuha yung year before target. Kasi along the line, siguro, alam nila na hindi nila makukuha. So, binaba rin nila yung target in, I think, approaching second quarter of 2023. So, yung 2023, ang naging growth natin is 5.6. I'm not sure if it's the real GDP. Pero, yun yung naging ano number na pinublish ng PCA. PSA, ayun. So yon, edi nakakaloka. Ang ano kasi dito, alam mo yun, ang kalat-kalat ng administration. Ang kalat-kalat ng administration. March you were talking about 8% growth, 'di ba? So ibig sabihin, by the time na magsasalita na yung NEDA mo, hindi ba dapat magbibigay siya ng something to back up yung sinabi mong 8% kinembot, 'di ba? Hindi ba dapat ganoon? Eh pagkatapos, pagdating nung yun nung nagsalita yung NEDA mo, ay hindi, 6%, 6%, 7%. Diba? Pero, ang tanong, gano'ng kahaba yung term niya para sa 8% growth target, sabi ni Carlex. Correct. Bangag din, kasesyon ni Budol. Nag-press release na nga, kailangan pa bang to pa rin, sabi ni Jim Pare. Oo nga, masyado naman daw kasi tayong demanding. Diba? Na, ang kalat-kalat talaga. Sobrang kalat. Diyos ko. Parang ano, yung parang walang direksyon. Yung parang hindi nyo alam yung mga pinagsasabi ninyo. Parang ano ba to? Parang pag magyayabang ka BBM, siguraduhin mo na yung mga cabinet mo, babakapan yung sinabi mo. Okay, fine. Sinabi mo nung March, ano lang yun ha, recent nga lang yun eh. Sinabi mo nung March, March 21 nga to eh, yung sa report ng PTV, and then kinapture siya ng mga newspaper, ng broadsheet. Yung sinasabi mo, kayang-kaya yung 8% growth, ganyan. Talaga ba, ganyan-ganyan. Yabang, di ba? Yabang. O pagkatapos magsasalita yung yung cabinet secretary niya, sasabihin na, 6%, not talking about the 8% at all. Di ba? So yung mga ganito nyo po kasing ano, pagiging incoherent ninyo, nakakadagdag ng kalat ng isang, ang gulo-gulo na nga natin eh! Diba? Puta, hindi nyo na nga kami kinakausap. Kayo-kayo na lang ang mag-uusap. Hindi nyo pa ginawa.
Diba? Kayo-kayo na nga lang yung mag-uusap. Di nyo na nga sinasagot yung mga kritisismo namin eh. Diba? Diyos me. Kayo-kayo na lang yan. Pagkatas di pa kayo nag-usap-usap. Pagkatas edi eto na nga. Alam nyo naman na yung nangyari dun sa ati. I think this is one of the, ano, yung talagang sobrang kadiri na talagang nakita natin kung gaano walang pakialam ang gobyernong ito sa mga maliliit, mahihirap, at dun sa mga taong walang kalaban-laban. Walang pakialam ang gobyernong to. Yung ati, binalikan ng national government through DSWD. Nagpamigay sila ng ayuda. Nakapanginig ng laman to, nakakaasar talaga, putang ina. Some 44 ati families affected by the land dispute in Boracay Island have received cash relief assistance from the DSWD no April 3 daw, kahapon. So, nagpunta daw doon si Irene Dumlao at binigyan daw sila ng tigta 10,000 na aid. Ayan. This financial assistance shows our commitment to support vulnerable communities like the Ati people during time of crisis. This aid comes in response with a letter from the Aklan government to the DSWD urgently requesting assistance for the Ati community. Sabi niya, ano, recognizing the urgency of the situation, the DSWD swiftly responded to the request of the provincial government. We disbursed cash aid to alleviate the immediate financial burdens faced by the displaced families. Ayun. At syempre, kailangan nila ng photo op na binibigay nila ang 10,000 pesos sa mga ati. Diba? Grabe yung ano-ano. I mean, may programa naman kasi talaga. In fairness, may programa naman talaga, o may nag-request, o di sige, di binigyan, ganyan. Pero kasi, buti ba sana kung di namin kayo kilala, ano yung Presidential Communications Office, yun yung problem eh. Parang di namin kayo kilala, Diyos me, after nitong binigyan nyo ng pera yung mga yan, ano, case solved na tayo sa Boracay? Diba? Paano yung historical injustices dyan? Paano yung CLOA nila? Diba? And if the CLOA cannot be reversed, pero for me, dapat mabigay, ma-restore yung CLOA nila eh. Dapat ma-restore yung CLOA nila. Because that's justice. They should lose their land under their own terms. Diba? So, di sige, binigyan nyo ng pera, ganyan. Pero anong ginagawa nitong government na to about dun sa CLOA nila? Are we talking about just compensation here? Diba? What about the historical injustice that they have experienced? Diba? Pagkatapos, gagawa kayo ng ganito na press release. Yung sobrang ano, sobrang in bad taste. Wala pa kayong ginagawa na ano na i-address yung structural problem diyan sa ng diyan sa ano diyan sa Boracay ng mga ati. Wala pa kayong inaano na parang ano ba kasi yung problema sa batas? Yung batas ba natin, ano bang sinasabi nito? O ano ba ang dapat gawin? Ano ba yung mga injustices na naranasan nito na dapat nating ituwid? O ano ba ang kailangan ng ating mga ati ganun-ganun? Niwala pang mga discussion ng mga sa mga ganung bagay. Inuna nila magbigay ng 10,000. Why? Because you want to look like meron kayong ginagawa sa problema ng mga ati. 'Di ba? Tapos sabi, "Eh, ikaw naman, Joey, eh, syempre ano ba, nanghingi sila ng pera ganyan ganyan." Oo. Di sige. Sumulat sa inyo,
Pero why can't you just give it? Eh, programa naman talagang normal yan. Eh kung makareport kayo, parang nasolve nyo na yung problema dyan sa Boracay. And yung audacity ninyo, kayo Presidential Communications Office, putang ina ninyo, yung audacity nyo to publish pictures like this na inaabutan ng pera ang mga ati. Diba? Bigyan nyo naman sila ng dangal. Huwag nyo naman silang busabusin. Diba? Hi, Ate Che. Hello, hello. I love you, Ate Che. Diba? Huwag nyo naman busabusin yung mga, Diyos ko po, ang dami na nga nilang ano, pandurugas na naranasan sa buong existence nila eh. Merong Marites si Jules Ortiz, sabi tulad lang yan sa Nasugbu, 50,000 residents ang maaagawan ng lupa because of Santa Elizalde na kabarkada nila. Diba? Tapos sobrang insensitive dun sa mga ganitong klaseng post, sa mga ganitong klaseng pagbabalita at pag-inform sa public. Parang, Diyos ko, putang ina nyo. Alam mo yun, sa totoo lang, ano yan yung Presidential Communications Office? Yan yung daily dose of bad trip talaga. Ano ko talaga, parang, putang ina nito mga tao dito? Ay, wala kayong humanidad? Tang ina nyo. Kung makapag-report talaga sila, Diyos ko, yung parang nambobobo talaga ng tao. Ganern. Ayan. Okay, and then last one, bago tayo magpaakyat sa aking tindahan. Ayan. Bago tayo magpaakyat sa ating tindahan. Last one. Ano ang tawag dito? Nag-vlog si ano, very very quick lang, nag-vlog si, sinagot na ni Atty. Harry Roque si Risa Ontiveros eh. Kasi diba nga merong pakembo to si Risa na, oh, merong magpapatawag ako na inquiry tungkol sa gentleman's agreement ni PRRD na na inisplok ni Harry Roque. Sabi niya ganoon. Pagkatapos ano, tawag dito, nag-vlog nga siya kanina. Bigla ako nag-loading. Nag-vlog siya kanina. So, tawan-tawa siya. Sabi niya, wala, treason! Sabi ka na niya. Si Atty. Harry Roque din, ano ni, full-on barda na rin siya, di ba? Sige, Atty. Harry Roque, bardahin mo sila. Bardahin mo sila ng wagas. At ano, si Atty. Harry Roque, pag naglo-lawyer-lawyer siya, gustong-gusto ko siya. Gusto ko yung ganong personalidad niya. Ayoko siya pagka nagpupolitiko na siya, yung pag sumasayaw na siya. Ayoko siya pagka ganon. Pero pagka yung naglo-lawyer-lawyer talaga siya, bet na bet ko talaga siya pagka ganon. Ayun, lalo na pagka nagsasalita siya about ano, ganon. Akyat ako, Joey. Ayan, o sige, eto na. Yung mga gustong umakyat. Ayan, at nandito na sa backstage natin si Zach Terbeck. Hello, Zach Terbeck. Hello. Last 2 weeks pa akong nag-antay kung paano ako makaakyat dyan. Ay, ngayon mo lang na-figure. Kasi nga lang talagang ilang linggo din ako nagpupuyat sa'yo. Grabe. No, pero pinagtsagaan ko. Pero naglakas loob na ako ngayon. Ayan, medyo meron lang ako. Alright, ganito. Hindi ko alam kung saan to umpisa, no? Pero sa dami mong sinasabi kanina, pero nakarelate ako doon. Bilang former employee ng PCOO, boss ko kasi si Harry, no? Ayaw ko lang mapakita muna. Pero, Sige po. Ito kasi natakot ako eh, kasi baka yes, oo, totoo. Kaya, very good ka dyan na wala kang face. Sige, bosses lang muna. Sana naintindihan niyo ako, no? Pero, ito kasing situation na to, yung tungkol sa drugs, yung sa vlog ni Maharlika, yung documents. Mm-hmm. Nung nagsalita kasi doon si PRRD sa Davao, mm-hmm, tapos bumalik si Harry ng Manila at sinabi ni Harry doon sa vlog niya, nakita ko na din yan, yung dokumento na sinasabi ni PRRD na may kasamang artista.
Alam mo, totoo yun. Nakita na din namin yan. Kasi, isishare ko lang to sa inyo, no? Bahala na. Hindi ko alam kung paano ko to umpisan, pero ito, meron kasing program si Sir doon na parang spokes hour din na katambal niya si Marinyao ng DZMM. Sinushoot kasi yan doon sa Osminia Hall. Eh, ako kasi yung executive assistant ni Harry that time eh. Nako, identified ka na. Eh, sige na, i-cut ko na lang to. Ay, nako, Joey! Ikwento na lang natin sa barangay. O sige, ikwento na lang natin sa barangay. Eh, nung inimbitahan kasi, ang nasa guest list na that's Wednesday then Tuesday then when Thursday ang i-shoot doon sa Osminia Hall. Sa baba lang ito ng doon yung ginagawa nilang function room nila sa taas pag nagre-receive sila ng mga dignitaries sa taas. Nasa baba lang Osminia Hall. Doon kasi i-shoot yun yung parang spokes hour with Marinyao ng DZMM. Ang guest nila doon na pagka-Thursday si Lenny at saka si BBM. E nung nalaman nga na si BBM ay dadalhin sa Malacanang, parang kasi gagawa namin ng clearance eh. Ike-clear muna namin yung mga guest na sa guest list na papasok that time. Para may hindi namin malaman kung saan yung objection eh, yung resistance. So, mayroong usap-usapan na wag si BBM papasokin. Sabi ko, sir, kasi ganitong may ano eh, hindi maklear ang yung entry ng mga guests natin by Thursday. So alam mo naman sa Malacanang, maraming. Zach, wait lang ha, kasi nag-aalala ako sa iyong well-being. Ang tawag dito, so bali ganito, doon sa isang parlor, doon sa merong kanto sa may ilog, diba may ilog doon, diba? Doon sa banda doon, meron kayong kulutan na nagaganap. Nung one time na magkakaroon kayo ng kulutan, darating dapat si Hello Kitty. So ngayon, bago niyo papasukin si Hello Kitty ng parlor para makulot niyo yung kanyang fur. Ang katutak yung clearance. Alam mo yon. Lahat yun, i-validate pa ng PSG. Eh, by that time, so, that 2017... What you are saying is that, as early as nung time na yun, nahihirapan siyang mag-clear. So, ang sinasabi mo... Ang suggestion nga noon, yung kulutan na mangyayari, gagawin, hahanap na lang kami ng venue outside of the palace. Pero ang gusto kasi ni sir, dito. Kasi, alam mo naman, si... yung boss na yon, si Boss Nia, i-friend talaga niya si Super Ati, no? Si Rainbow Bright, it's Rainbow Bright yun. Eh, alam mo naman, politiko ang tao, gusto niyang, magpalakas doon sa norte, so inimbita niya si Hello Kitty na magiging guest niya doon sa programa na yon na isushoot sa Osminia Hall. Pero ako yung naglakad doon sa clearance, doon sa mga guests, hirap ako. Kasi by that time, that's 2017, kasagsaga ng war on drugs. Uh-huh. Yung dokumento na panakita ng PRRD doon na ang dami, hindi man namin siya na-scan, no? Hindi man namin, pero harap-harapan nakita ko na din yon. Yung mga reasons kung bakit siya na-clear. Hindi man sinasabing hindi na clear, nakapasok man, pero natuloy yung ano eh, si natuloy kasi, yung kulutan eh, diba? Si Sir kasi, mayroon kasi, huwag nang ituloy kasi ganito, hindi namin maintindihan. Ang sabi ni Sir, bigyan niyo ako ng prueba, bakit ayaw niyo papasokin? Hindi naman kami sirang hindi magpapasok eh, pero mayroon kasi resistance sa loob na hindi namin matukoy kung sino yung mga yan. Pero alam namin, pero hindi lang namin, wag ko na lang sasabihin dito, no? Pero, nung time na yon, pinakuha talaga yung dokumento at pinaabot namin kay Sir. Ito yung docs.
at hindi nga binigay sa akin. Sinamahan pa ako ng tao para lang ipapakita kay Bosnia na oh, andito siya, ito yon. At noon pinakita nga ni Marulika, yun. Dalawang araw ko siyang iniisip, nakita ko na yun eh. Nakita ko yun eh. Yun eh. Kaya pala, naalala ko si Sir nung nagbablog siya na nakita ko na yun, pinakita yan sa akin, pero hindi ko inintindi. Natuloy pa rin yung ano, kasi si Sir kasi talagang by that, yung time na yun, nag-breach nga ang protocol eh. Marami kami nasagasaan sa loob. No? Then, natuloy yung interview, yung pagiging guest niya, no? Kasi talagang fan talaga niya si Hello Kitty that time. Uh-huh. Talagang walang issue eh. Wala pang issue dun eh. Natuloy, pero nung pagkakinibukasan, the following month, parang hirap kaming, may problema din sa loob eh. Kasi si Sir kasi minsan matigas ang ulo, no? Minsan hindi mo makontrol. Uh-huh. Pero ayun na nga ang situation na yon. Yung going back dun sa dokumento, nakita na namin yun. So, kumbaga, ang point dito is that, kasi Attorney Trixie also said nakita niya na yung documents. Ay, yung kay Attorney Trixie, ang duda ko dyan, kasama yung mga dokumento na na-turn over sa kanya. Kaya, ng kanyang presentor. Kaya yun nung nagsalita si Attorney Trixie na nakita na doon niya, parang hindi na ako nagtataka, no? Kasi, alam na, 'di ba? So ganoon ang sistema. Ngayon, yung kung sasabihin man ng PDIA na iwan, may iwan na ba noong 2017? O iwan ba 'yan o ano 'yan ang tawag doon, artificial intelligence? AI. Oo. Eh, 'yun lang yung maano ko diyan. Pero kung sana hindi na lang sila nagpapaliwanag na AI 'yan, no? Kumbaga, naghanap na lang sana sila ng ano. May iba naman tayo, no? May iba naman tayo. Ang management talaga ng Malacanang, sa tingin namin magulo. Magulo ang setup eh. Parang yung mga patapo na staff, dati sa campaign team, na nandoon sa headquarters ni Liza, nilagay lang doon sa PCO, na wala namang kalam-alam. Nakikita namin yung messaging nila, parang bangag na hindi mo maintindihan, mali-mali ang spelling, na kung ano-ano mga sinasabi. Totoo. Masakit ang ulo namin. Sinabi ko, Sir, ano ba ito? Ano ang mga pinagsasabi ng mga yan? Sabi, ano magagawa natin? Hindi man tayo kasami dyan. So, may mga ganun nga, no? Pero talagang, alam mo, marami tayong mga friends na nandyan na naiwan, no? Sila mismo pumipikit na lang mata pero sila masaya kasi syempre every December, 'di ba, ang laki na na-receive nila. Quite sila pero sila mismo in terms of management hindi sila masaya. Pero naging masaya doon, naging masaya sila sa ibang aspeto like yung economic benefits nila. Mas okay naman din. Namero bonuses. Alam mo ano, Zach? Nakakwentuhan ko si Attorney Trixie before. So sabi ko, Attorney Trix, ano, what is wrong with PCO? Bakit ganito sila ngayon? Sabi ko ganoon, parang sabaw na sabaw sila mag... Alam mo, Miss Joey, natukoy na namin ko anong problema. Kung nabigyan ng isang opisina, kung ni-revive lang yung office na yon, walang problema ang messaging ng Malacanang. Believe me, tinanggal kasi nila yun eh. At hindi nila inabsorb yung mga tao. Nung nawala yung opisina na yon, talagang totally devastated yung communication style nila, yung strategy nila, yung ganito, talagang hindi kagaya kay PRRD dati na kahit ano sinasabi ni PRRD, nasasalo ng Office of the Presidential Spokesperson and PTO kasi nga talagang transparent lahat eh. Bukas ang communication at saka align lahat doon sa kung ano man ang pwede ang sasabihin. Parang isa lang ang may kumpas lang na sinusunod. Yun yung sabi ni Attorney Trixie. Sabi ni Attorney Trixie, ano kasi, importante kasi yung meron kang isang voice. Siyempre, iba't ibang ahensya, ganyan-ganyan. So, pag sinabi sila, dapat consistent yung voice. So, how are you going to do that? If there is a PR that's going to land on the desk of the Presidential Communications Office, kapag hindi ito katono,
nung voice na gusto ninyong gamitin to communicate with the people, you have to ask the agency to revise it in order for it to more adaptable, ganon. Like, kumbaga, parang hindi yan yung parang, ay, pag binigay ng DFA, o oh, yan, okay na yan, goods na yan. Pag okay yung grammar, goods na yan. Hindi siya dapat ganun. That's what happened dun sa, congratulations, President of Taiwan, di ba? Hindi sila nag-ano dun sa DFA na, ba't kayo gumawa-gawa na ganyan? Pag hindi kayo kumonsulta sa DFA. Diba? Alam mo, hindi ko nasasabihin dito kung ano ang nagiging, bakit successful ang dating nandiyon sa OPS, sa Office of the Presidential Spokesperson sa KPCUO. Mm-hmm. Talagang maayos lang talaga ang daloy. May isang opisina lang talagang tinanggal nila at binuwag at hindi inabsorb ang mga tao kaya nagkagulo sila ng ganyan. Alam mo, dapat hindi maging ganito eh kung nandyan yun eh. Mm-hmm. Pero si ano nga eh, si yung isa naming TikTok barkada, si Mami Laika, agree ako dun sa kanyang opinion, no? Sabi niya, alam mo Joey, di ba nung panahon ni Duterte, di ba busit na busit tayo sa ano Presidential Communications Office ni Duterte noon? Kasi parang feeling natin kulang yung ginagawa nila, feeling natin ganito, ganyan. But we did not factor in yung fact na grabe yung kailangan nilang trabahuhin dahil grabe yung kalaban nila doon. Kalaban nila mainstream media, kalaban, di ba lahat ng ano, lahat ng... Ang kagandahan kasi Miss June nung dati, diba? Ang kagandahan kasi kay PRRD before, very organic ang communications kasi may aside from dito sa PCOO, mayroong mga katulad mga vloggers, no, very organic eh, kusang sumuporta kahit walang binibigay. Totoo. Katulad natin hanggang ngayon naman eh, ganun pa rin eh. Hindi lang talaga matibag ng sila, sabi nilang mga vloggers ni Liza or ni kung sino man, alam naman natin yung sino-sino mga yon. Hindi kaya nilang matibag kasi very organic and very strong ang mga foundation ng mga yan, ng mga vloggers ni na sumusuporta kay PRRD. And ngayon nga, sa totoo lang, sa ekonomiya natin ngayon, nagbibenefit lang talaga si BBM kung ano mga ginagawa ni PRRD before. Mm-hmm. Pero nanghihinayang lang kami doon sa build na hindi tinuloy. Katulad natapos na ang feasibility studies ng Batangas-Mindoro Bridge. Bakit hindi lang natinuloy? Nasaan ang ongoing feasibility studies ng Matnog hanggang Allen, Samar? Bakit hindi nila tinuloy yun? Ang dami mga bridges, ay yung sa Panay Island na interconnectivity ng mga bridges doon na magkoconnect doon sa Panay Island, bakit hindi natuloy? Kasi dapat pupunduhan ng China yon. Iinawa natin ang China, paano matutuloy yun? Dapat kung tinuloy, grabe ang benepisyo sa atin ngayon. Maraming trabaho, ang construction materials, binibili. Diba, nag-a-add sa doon sa sa inflows ng ano natin, yung sa internal revenues. Ang daming hindi na to katulad kasi yung... Kasi it's an economic multiplier diba? Mga bridge. Exactly. So, marami talaga... Liar. Ang nakikita namin, yung mga dapat pupunduhan ng China, umatras eh ang China kasi inaaway naman natin ang China ngayon. Paano matutuloy? So ang ginawa nila ngayon, maghanap sila ng pundo sa ibang, ng official development assistance sa ibang bansa. Kaya si PBM siguro, parang ikot sa buong mundo. Pero ang problema kasi, sa ikot, alam mo, para mayroon nga ako na nabasang Ferdinand Magellan, the explorer, 22 months, 22 countries ang na-discover niya, Pleiades. Natatawa ako doon, no? Pero, sa mga Pleiades na yun, yung sinasabi nilang, pag pumunta, katulad sa Australia, pumunta siya doon. Ang dami niya, may mga business, nagkakaroon ng business forum doon, nagsasalita siya, nandiyan mga businessmen. Pagkatapos nag-press briefing sila doon, nakakuha tayo ng ilang 3 billion or 2 billion na pledges ng Australian. Hello? Hindi mo dapat ikakanta yun na para bang magbibenefit na ang Pilipinas doon at magkocontribute na sa ekonomiya natin. Kasi number one, wala namang memorandum of agreement na pinirmahan ng Pilipinas at doon sa mga investors na yan. Wala. Puro yung mga pledges na yan, lahat yung nasa hangin lang lahat.
Laway lang yun lahat. Even yung pinagdadalakan, yung pumunta ng US delegation sa tour, sa trade and industry na pinadala ni Biden sa atin, lahat yun puro lang hangin. Mm-hmm. Laway lang yan. Maniniwala tayo doon kapag pumirma na, di ba, pag sa bilateral agreement kasi, pag nag-state visit or government visit ang presidente natin sa ibang bansa, di ba sa likod ang dalawang presidente nakatayo, tapos may mga pagpipirmahan dito sa table, nakatayo ang dalawang presidente na mag-oversee doon sa nagpipirma. That's memorandum of agreement. Mm-hmm. And sometimes memorandum of understanding. Ibig sabihin niyan, buo na ang kasunduan na ito, mag-invest na kami doon at itatayo kasi nandiyan na. Mayroon mga physical, bago kasi pupunta doon ang delegation natin. Mas malaki yung chance na mag-ripen talaga siya into reality kasi nakasunod. Exactly. Yun. Kasi bago pupunta doon ang presidente natin, mag-state visit, dala na ang feasibility studies. Bit-bit na yung mga business delegation doon. So, kasi mas sure yung makukuha mo. Mm-hmm. Alam mo, nasubaybayan ko yung mga lahat ng napuntahan niya mga bansa. Puro lang pledges. Then pag nagpipirmahan, ang pinipirmahan lang naman doon yung protection ng OFW, yung mga pledges tungkol sa military assistance, yung commitment. Hindi na paulit-ulit na lang yan eh. Kumbaga, kinakanta na lang yan ng DFE natin na they support our sa protection ng West Philippine Sea, tapos magjo-join sila sa joint military drill sa West Philippine Sea. Hanggang doon lang ay paulit-ulit na yan, gas-gas na yan eh. 'Di ba? Ang dami ng mga agreement diyan. Kumbaga inuulit lang nila kung anong pinag-usapan sa ASEAN, sa even sa APEC summit, even doon sa mga ASEAN plus ganito, yun ang pinag-uusapan. Tapos pipirmahan ulit nila doon. Hindi ko maintindihan eh. Bakit sila very obsessed dyan sa West Philippine Sea? Hello? Kung makuha man natin ang West Philippine Sea, atin ba agad ba? Ang nakakadiri kasi doon, itong issue sa South China Sea, hinahype nila ng hinahype, an international issue that they try to poke and poke to manufacture consent from the people. At ang ultimate purpose niyan really is to achieve local political interest. And what is that? To bring down the Dutertes, the influence of the Dutertes, 'di ba? Yun talaga kasi Why did I say so? Bonggang-bongga yung mga girian dyan. Pagkatapos, you have a senator talking about gentleman's agreement forged by Duterte, ganyan-ganyan. You also have some si Duterte kasi ganito, you have a former justice talking about, hindi, si Duterte ginive up yung Sandy K, ganyan-ganyan. Ang dami-daming hechos. Tapos, while nagpapataas ka ng emosyon doon sa water cannon. So ibig sabihin, if you're going, alam niyo naman na ang mga PR ng mga yan, hindi naman yan yung they would really want different voices to come from different direction para kunwari hindi sila halata. Pero magkakampiyan. Pagkatapos, ang ultimate goal is you want the West Philippine Sea issue na maging sore spot. Tapos ipopok niya na ipopok, magagalit tayo na magagalit, and then you have cheering squad on the side na ikakabit yung masakit na yon sa mga Duterte. Obvious na obvious, 'di ba? Sobrang obvious Zach. Kaya parang yun yung nakakainis. Hindi kasi honest eh. Hindi honest eh. Parang I do not see you being concerned doon talagang sa territory. I do not see this government being really concerned doon sa gusto nating paglaban yung soberanya and whatnot. No, ang concern ninyo, mapatay ang impluensya ng mga Duterte sa puso't isipan ng mga Pilipino. Sa totoo lang, that's one point. That's one point, Miss Joey. Pero ang bottom line nito, no, sa tingin namin, ito opinion ko, no, nililihis na lang yung issue para may mapag-usapan lang kasi nga alam mo ang bottom line ng problema ng bansa kahirapan eh, ang mahal na po ng bigas, ang mahal na mga pamasahe,
ang mahala ng gasolina, lahat nagmamahalan eh. Ang mga tao na lang minsan naghihiwalay na. Yan ang totoo dyan. Kasi hindi na ma-sustain yung daily living. Pero yun na nga, hindi nga ma-address eh. Nasaan yung 20 kilos na bigas na pangako? Kahit man lang nangalahati man lang, naging 30 man lang, hindi man umabot. Eh ngayon, magsi-60 pesos na. Mag-60 plus na. Diba? Yung real life problems, no? Yung real life problems. Kaya mo, yun yung mga issue eh. Ngayon, para hindi siya mapag-usapan, kasi syempre, ang setback na sa kanila, binugbog nila ang West Philippines eh, para yun ang pag-uusapan, tapos isisisi sa mga Duterte. You know, hindi man ganun kagulo ang panahon na Duterte sa West Philippines eh. And in fact nga, ito nga ang daming ang binibigay na official development assistance ng China. At hindi yan bigay ha. Hello, loan yan. Babayaran, kaya walang ano yun. Kumbaga, hindi yung, binigyan ko kayo ng pera, magbigay kayo na sa amin ng in-exchange ha. Hindi. Kaya ang ginagawa ni Duterte, tumanggap siya ng official development assistance ng China. Hindi ho bigay na libre, yun ay loan, para walang masabi ang China, para hindi masabi ang China, binigyan ko kayo ng loan ha. Hindi yan, libre ito, ibibigay ko sa in exchange of that, kami ang mag-explore ng West Philippine Sea. Walang ganun. Kaya hindi siya pumayag doon sa mga official development system na libre eh. Gusto niya loan. Kasi, naintindihan mo ako, para wala kang masabi sa akin. Para nangutang lang ako ng pera sa'yo. Ibabayaran lang naman kita. Pero kung ibibigyan mo sa akin ng libre, may kapalit yun. It should be a deal, not a mere aid. Kasi pagka aid, may ibang ano yan eh. Malamang meron ibang kapalit yan eh. Pero, antaw dito, address ko lang saglit, Zach, yung comment ni Emerald. Sabi kasi niya, I beg to disagree po about PCOO of Duterte admin. Wala po siya. Anong alam niya sa PCOO before? Anong alam niya? Mga DDS okay. Vloggers po, laging nagpapaliwanag ng mga usap ni Duterte. Meron tayong echo chamber ng time na yon na iniirinili din namin sa mga vloggers, kasi magagalit naman ang mga vloggers pag hindi mo sila i-feed ng info. Talaga mga legit naman information na ibinibigay noon eh, pero walang mga bayad yung iba doon. Walang mga ano doon, ang iba doon, kumbaga, alam mo, meron nga kaming vloggers na kilala, pag pumunta sa opisina, hindi Starbucks ang in-offer namin kasi wala kaming budget, no? Kape lang, 3-in-1, okay na. Makakain na, makapag-picture lang doon sa loob ng hall, okay na. Oo, ganun ang mga ano doon, organic ang karakter ng mga vloggers noon, hindi kagaya ngayon na, kaya ganun na lang ang pagtatanggol ng mga vloggers ni Duterte ngayon. Kasi nakipaglaban nga sila noon, nawala, ngayon pa ba? Oo, correct. Address ko lang, Zaka, sagutin ko lang rin si Emerald. Actually, I also used to, kahit naman yung mga vloggers noon, yung mga DDS vloggers noon eh, pati sila kaya nilang i-criticize yung PCOO. Diba, ano si TP at saka si Sasun, lagi nilang binabanatan si Martin Andanar. Oh, that's constructive criticism. Diba? Nabukas naman kami lahat. Diyos ko, kahit na wig nga, si sir nga, kahit pag nagpe-press briefing, kahit yung buhok lang, alam naman ng lahat na wig yun, kine-criticize pa ngayon. Pero wala namang ano eh, walang ano, hindi kaga, ang pagkakaiba ngayon, ang nasisilip ay content eh. Alam mo yun, yung content messaging nila, na ibababa nila sa baba, hindi, nagkakaiba, alam mo yung mga sinasabi ni BBM. Kaya ano nila ngayon, they're not telling the truth. That's the problem. Teka lang, Zaka, please give me a moment. I'm just going to complete my thoughts in responding to Emerald Speed. For a while lang. Sa totoo lang, ako rin, in the past, I kind of felt na parang, ano ba naman yung PCO? Parang hindi naman siya masyadong, nakukulangan din ako. Parang dapat nakikipagbakbakan to sa mga kinembot, ganyan-ganyan. Dapat nakikipagbargasan to sa mga sinasabi ng social media, ineme, ganyan-ganyan. But may structure sila. Makikita mo rin naman talaga nag-e-explain din sila, nag-aano sila. And yung sinasabi nga dito kanina ni Zach na may coordination yung PCO noon doon sa mga vloggers who are also using government issue as their content. 'Di ba? Nag-provide sila ng information and this information are very cohesive. Kumbaga, kaya mong tayuan, validated. Validated. Oo. Hindi kagaya, isingit ko lang, Miss Joey.
Hindi kagaya ngayon na kanya-kanya sila ng press release eh. Meron doong katulad na kay Chavez, no? Hala, naglabas siya ng information na walang pasok. Hindi pala validated. Dapat binavalidate mo na ng records yun. Lahat kasi ng information manggagaling sa records. Yun ang like tingin doon eh. Para validated yun. Ang sa kanila, like hindi pa nakarating sa records, nag-announce na. It looks like they don't have a very strong vetting process. That is why. Exactly. So anyway, edi yun nga. So, somehow, sabi ko nga kay Emerald, somehow, nag-a-agree kami sa iyo, no? Sabi ko nga, yung observation dyan ni nung aking isang TikTok friend, si Mami Laika, sabi niya, alam mo Joey, di ba dati bad trip tayo sa PCO? Pero come to think of it, bumaba si PRRD, ang taas nung approval rating at saka trust rating ni PRRD. So, ibig sabihin, sabihin mo na mahina yung PCO nun, pero yung naging result kasi, of course, syempre, part kasi ng communication si PRRD, and I think what he did in communicating his policy to the people is very impactful. So kumbaga, malaking tulong rin talaga yung ginagawa ni PRRD doon sa communication in order to parang i-lessen yung burden ng PCO itself sa pagpapaliwanag. Kasi tumutulong rin si PRRD noon eh. Be that as it may, kung sasabihin natin na ikukumpara natin yung communications noon ng previous administration, kumpara ngayon, maganda yung point niya sinabi ni Zach kanina. Ngayon kasi, ang issue mo, yung content itself. Hindi mo malaman kung totoo o hindi. Ang beses na tayo niloko ng PCO. Sige na. Mali-mali minsan lang yung spelling. May mga ganon. Napublish sa mali na bulletin. Mali ang spelling. Binilogan yun. Tapos, minsan nag-iratom pa sila. Alam mo ba yun? Ilang beses sila nag-iratom kasi mali ang spelling. Minsan, may mali doon sa content. Pero bago may labas yan, iwan ko, ayoko na magsabi, no? Baka naman, 'di ba? Nasa kanila yung burden para ayusin ang trabaho. Pero they get worse at it. Earlier this year, Diyos ko po, ilan yung kinall out namin dyan na, huy, huwag kayong mag-credit grab dun sa farm to market road. Huwag kayong mag-credit grab dun sa barangay cleared of drugs kinembot. Huwag kayong mag-credit grab doon sa ang dami nilang mga yung mga inaangkin na mga achievements na hindi yung achievement yan. It is an achievement of the previous administration, and in some instances, it is an achievement of all administration combined. Pero kung ikembot ng Presidential Communications Office, parang, ay, achievement under the BBM administration. Ito, Miss Joey. Ito, Miss Joey, diretsahan na kita. Ano ang sa pangtatlong taon na ni BBM versus kay tatlong taon ni PRRD, anong naalala mong mga achievement ni BBM versus PRRD for in 3 years? Sige nga, kung may maalala ka. Yun nga, wala eh. To be honest with you, ang kagandahan lang dito ngayon, yung mga nasimulan, hindi niya, kumbaga, kinontinue lang naman. Yung mga project na funded by JICA, pero yung mga project na supposedly funded ng China, kinansila nila, ang dami-dami noon. Railway system ng Mindanao, funded by China yan, kinansila. O, nasaan na ngayon, maghanap ulit sila. Ito pa nakakatawa. Nagbuo na naman si BBM ng Railway System Commission. Sabi namin, ano naman tong Railway System Commission? Eh, meron na ngang Railway System Academy na tinatag ng JICA para doon na parang doon na mag-aaral kung ano mga pwedeng i-improve. Tapos ngayon, nagagawa na naman siya ng Railway System Commission. For what? Para pag-aaralan? Hello, mag-aaral ka lang ba? Within 2025, 2026, hello, 2028 na. Magpatatapos ng term mo, mag-aaral ka pa rin? Mm-hmm. 30 years railway plans. Alam mo, napaka-believe. Talagang jackpot lang talaga si PRRD kay Tugadi. Jackpot lang talaga at saka doon kay Villar. At saka kagandahan kasi doon sa infrastructure
cluster ng build the time, talagang magagaling. Talagang jackpot talaga kung wala si Tugadi, walang ganun eh. Ngayon, saan ka makakita ang mga daga nagtatakbuhan sa NAIA? Saan ka nakakita na, di ba? Tapos ito pa yung i-award na ng NAIA ang consortium project sa SMC. Tapos nag-midnight deal sila doon sa bidding na 100 million ba yun o 150 million para doon sa mag-rehabilitate ng NAIA. Hello, paano ka mag-rehabilitate? Eh, magte-take over na ang SMC. Buti na lang, parang, pa rin yung SMC yung contract eh. Dapat wala nang ano yun. Hindi mo na inaward yung bidding para doon sa improvement ng NAIA na worth 150 million. Iba ang design ng SMC para doon, iba ang gagawin nila doon sa sistema ng airport ngayon. Tapos bigla kang maggagastos ng 150 million? Hello. True. Di ba? Zach, bigyan natin ng moment si Tita Banig ha, kasi baka naka-lunch break lang 'to eh. Ayan. Na nag-join ng live. Hi Tita Banig. Hello. Can you hear me? Yes. Okay, yeah. No, nakikinig lang naman ako. I'm working from home so I have more freedom. So, sinulat ko na yung sasabihin ko kasi minsan pag pinapanood ko uli yung replay, naiyak ako sa sarili ko pag sabog yung pinagsasabi ko. Grabe siya. So, hindi ako kasi sa live. So, please bear with me. I'm sorry. So, anyway, okay. 1, 2, 3, few points lang naman. So, yung una kong point is, yung sa mga nangyayari na to is that it just exposes who the yellows really are. You know what I'm saying? Kung anong klase sila. Na dati, ang dati nilang sinasabi, na Marcos are this and that. Di ba yun ang pinifeed sa mga yung sa mga supporters nila at sa kanilang mga kaaway. And now that he is in power, but they're not saying anything. It just exposes who they really are. And that's one of the good things that happens to this. Na mga tinamaan kayo na, teka ko ano na mga pinagsasabi niya, pero asan na kayo, ABS-CBN? Asan ka na, Maria Ressa? May mga thousands ka pa mga pinagsasabi. Na, yung, alam mo yung mga freedom is whatever. Ngayon na kayo? Ngayon, it's your time to shine, but you're not saying anything. Against the Marcoses? Na kung ilang dekada niyang demonize? And now is the perfect situation, but you're not saying anything. Diba? Nakatawa. And so, another one is, sinasabihin ko is, kahit hindi lang naman yan sa Pilipinas, alam, kahit na dito sa, kahit dito, kasi I just dropped off my car sa mekaniko yesterday, and we were talking about it, Canadian siya. Alam niya, yung mga Marcos, ano nangyari sa mga Marcos na ganyan, that's kumento ko sa kanya yung mga nangyayari. So they actually know, hindi lang sa atin. So and I'm sure even the leaders around the Philippines know what is going on. So pinagtatawanan tayo, pinagtatawanan din yung leader natin. Akahiya tayo sa taon lang. Pareho sa lin ni Justin Trudeau, pareho silang sabog. Kasi si Justin Trudeau, di ba, binuking ng Prime Minister ng India. Nagda-drugs din. Ano ba yan? Diyos ko, nakahiya. Diba? Tapos, kasi nga, diba, inano siya kasi lumapag na sa India, pumunta sa India, tapos ang tagal niya hindi lumalabas, so sabi ng Prime Minister ng India, nagpapalipas pa daw ng ng tama. Tapos, with regards to AI, yung sa document, diba, diba sabi nga ni minsan nanonood ako kay Judge Judy, minsan pag sinasabi niya may mga proof, sabi niya pag if it's sometimes when it's too perfect, diba, masyadong pag if it's too perfect, medyo mag-iisip ka pero kasi itong yung document kasi na pinresent is una tama naman yung sinabi ni SAS, nakaramihan ngayon ng AI is applicable yan sa mga video, pero pag yung mga document wala pang ganun. Tapos dito makita mo pati yung yung butas ng paper fastener. Mm-hmm. 'Di ba? Parang that's
yung paper fastener nakikita mo doon, if it's AI, hindi niya ma-identify yun eh, 'di ba? Ang daming details kasi nung document, ano, Tita Banig. Like, for example, may mga kotse, may unit number, di ba? May mga ano. So, ibig sabihin, itong mga information na to, pwede mo i-validate if it's true or not. Kung nag-i-exist ba yun o hindi. Okay, fine. Sabihin na natin na nag-i-exist yun. It doesn't still confirm na ano, nagpipinipig Crunch Festival si BBM together with six other individual doon sa Unit 4C. Sige, sabihin na natin na gano'n. But you have an agent who prepared it. Diba? Yeah. You have an agent who prepared it. It is an operation that did not push through, but remember, there is an agent who targeted BBM, okay? So that is why, kaya nga, you know, if you want to shut down the document, look for that guy. Diba? Di tanongin niyo si Mother Dragon. Mother Dragon, sino ba yung PIDEA agent na yan na, ano, na nagbuhis-buhay, lagay at nag, ano, gusto na tinarget si BBM? I mean, who is this guy? Kasi ako talaga, curious talaga ako, diba? Parang, this PIDEA agent is missing, diba? At hindi, it's not rocket science. So, pag pinrepair ka ng ganyan ng PIDEA, it means something. Para sinabi mong, oh, itong dalawang tao, tambawa si Joey at kanyang jowa ay nag-check-in sa motel. Ano gagawa nila doon? Magpa-Bible study? Diba? Diba? I mean, just go. It takes a lot of, ano, parang a little, you know, yung a level of denial to say na this is ano, hindi siya kapka ano, hindi ka mag-iisip, it speaks for itself, yun yun. Tapos ang sa kapag ano sinasabi is kasi yung ang Malacanang since ang nagpapatakbo ay hindi naman yung ano, hindi naman si ano si yung presidente talaga. I think they're just imploding kasi si Lisa hindi naman siya ano eh, hindi naman siya politician talaga eh, so wala siya experience. Hindi siya marunong. And I think what is going on is dahil matagas ang ulo niya at dahil bangang siya, hindi niya rin sinusunod yung mga nasa paligid niya. Para tipo, basta ito ang gusto kong gawin. Kasi the level of kakapalan ng mukha ng mga gumagawa nito, alam niya parang hindi na nag-iisip kasi dati, medyo nahihiya pa sila, di ba? Meron pang ano eh, may konting finesse. Pero ito, grabe ang kakapalan nila. Shameless. So, It is parang hindi, parang talagang galaw ang bangag tanga, talaga. So I think the arrogance of Lisa Marcos is also, ano, getting, well, how would you say, the best out of her. And no one in Philippine media, ano, no soul in Philippine media, mainstream media, dare to ask question, Madam Lisa Marcos, what is your role in the Bongbong Marcos administration? Nobody dares to ask that question, di ba? Exactly. But may pa-picture-picture ka pa dyan na ikaw ay nakaupo at nagmi-meeting ka. Anong role mo? Bakit ikaw ba yung nakaupo? Bakit mo kailangang i-project na ba yung kaginagawa? Kahit nagsusulsi ka dyan, wala naman kami pakialam. Kasi hindi naman ikaw yung presidente. There's, alam mo yun, yung mga maliliit na bagay na pag pinagtagpitag ni Modern is really something wrong. So, yun. At saka, yung, the last one is yung, di ba, yung during the PCO nga, yung sinasabi nila, no, may mga kapal pa kandi naman this is the third with the PCO. Pero, noon, during that time, we recognize na meron ding weakness on the side of PCO kasi walang kakailan si Duterte ata sa, ano, sa, alam tayo, yung palinisin niya kanyang image. And we don't tolerate it, sinasabi natin, ano ba natin si Martin Andanar? Naiinis tayo. Diba? We don't tolerate yung mga weakness katulad nung sa Secretary ng Health. We say that okay, Digo, this is not acceptable for us. So we say it, we tell the government as kapag merong mali. So yun lamang po ang aking ano, 2 cents. Ayan. Thank you Tita Banig. Maraming pong salamat. Thank you. Anytime. Okay. Maraming salamat sa pagbisita. Zach, meron ka pang gustong i-share? At gustong i-point out? Ayun lang, no? Yung rally daw sa Maisog sa Central Luzon.
ay hindi daw nabigyan ng permit sa Bulacan, pero nag-try pa sila maghanap ng alternative na lugar kung saan pa pwede, pero tuloy pa rin ang Central Luzon. Yun, and ayun, yun nga. Kaya I'll siguro sila there. Natatakot dyan kasi baka mamaya mag-film showing. Alam mo yun, siguro yun ang kinatakutan. Pero, alam mo, Joey, sa nangyayari sa ngayon, may magagawa pa ba ang taong bayan sa posisyon ng mga ng Malacañang? Matatapos ang term, I believe matatapos ang term ni BBM ng 2028. Pero ang rating niyan negative na. Pero ano ang implication nito sa taong bayan? Alam mo, kung nakikita naman natin na public knowledge man ito na si Liza ang napapatakbo dyan, ano? Ang gagawin ni Liza, ang nakikita kasi naming pattern dyan, ginagaya niya si First Lady Imelda, no? Paano niya magagaya yan? 6 years nga lang sila. Paano siya magpapatayo ng bunggang-bunggang mga ganun? Mayroon siyang ni-request, no? Meron siyang ni-request. Siya nga talagang nag-request niyan daw na magpatayo ng another PICC na mas malaki pa diyan, na in preparation doon, nagagamitin daw ng ASEAN Summit sa 2026. At napakaganda daw ito. Pero sana matuloy yan para kahit negative man ang rating nila sa survey, matapos ang term nila, pag dumaan tayo ng Ross Boulevard, makikita natin yung building na nakatayon ay kay Liza yan. Pero at least meron silang maiwan. Alam mo ba, gusto niya kukunin yung funding nun? Gusto niya kunin sa 50 billion yan, remittance yan ng Bangko Sentral papunta doon sa Maharlika Fund. Na ano yun? Ano yun eh? Yung ano, yung anong tawag din, ang tawag yan, yung parang ano, yung seed money ng Maharlika. Oo, sa remittance ng Bangko Sentral yan papunta sa ano, papuntang Maharlika Fund. Kasi ang report kasi is that the convention center that Liza Marcos wanted to build is 16 billion. So that's going to be taken 50. From the 50 billion seed money from Central Bank. Na wala namang, well, batas naman na ang Maharlika, pero dapat magastos nila ng maayos kasi 50 billion is hindi talaga biro yun, no? At maganda na yun, malaki na yun. Para hindi dahil sa kapritso lang ni Liza. I mean, pero ayun na lang, no? Kasi sa kaya nga, sa situation ngayon, yung issue kay BBM, uncontrollable na yan. Kahit anong gagawin nila, public na, yung pagdadrugs niya, public knowledge na, either kung totoo man yan o hindi. Wala tayo sa posisyon na mag-judge na totoo yan. Pero ito ay public knowledge na kasi nga inakusahan na siya. Pero dapat, bilang Pangulo, obligasyon niya na patunayan na hindi yan totoo. Pero wala naman silang ginagawa eh. So manatiling itong akusasyon sa kanya at maapektuhan siya. Pero ito nga, uncontrollable ng situation dyan. Ang gagawin na lang siguro nila kasi nga 3 taon na lang natitira. Well, I don't think so na yung para man lang may mapagmalaki sa kanila na talagang kanila yan. Oo. Yung sinasabi ni nila dyan na ano yun, ang tawag doon sa construction na yung building na malaki na another PICC para doon gagamitin. And I don't think so na matatapos nan in 2026, no? Nagagamitin daw yung para sa venue ng ASEAN Summit. Kasi host ng Pilipinas sa 2026 hindi na kasi feasible ang PICC sa pagdagsa ng delegasyon. So talagang okay yun, pero I don't think so kung matatapos in 2026. Pero kahit hindi matatapos in 2026, dapat tapusin ni Liza yan. Kasi para may maalala man lang ang tao. Kasi ngayon, ang maalala ng tao, alam mo kung bangag. Oh, yun lang ang nare-retain ng mga tao. Pero kung matapos yan, matapos ang term nila, dadaan tayo ng Ross Boulevard, makikita yung pinatayo nilang building na yan, at least may pagmamalaki na kay Liza yan o sa kanya yan. Diba? Hindi sila natuto kay PRRD. Si PRRD noon, maraming negative na ano issue kay PRRD. Many of it are very petty, pero sabi na natin, for example, isa sa mga issue na inano kay PRRD, yung pamilya niya, broken, palamura,
babaero, ganyan. Maraming negative na sa kanya. Para ano ba naman yan? Hindi siya statement-like, ganyan-ganyan. Maraming mga ganong eklat na sinasabi kay PRRD. Ngayon, ang problema kasi, PRRD delivered despite. Exactly. Pagkatapos, sinabi niya na, pala mo rin, talaga namang pasmado yung bibig ko eh. Gagawin natin, matanda na ako. Yun yung sabi ni PRRD. So ngayon, despite this, that negative, which is very true at the same time, despite those negative things thrown at them, wala nang paki yung tao dun eh. Kahit saan po pa asawa niyo po, PRRD, kung kaya niyo po kami bigyan. Alam mo, Miss June. Diba, we will not care. Alam mo, Miss June, natapos ang term ni PRRD, 88% ang trust survey. Ang 88% ang rating niya sa trust. Walang ibang presidente sa kasaysayan, even ang buong mundo, nang nakakuha ng ganyan, no? True. Pero hindi na pagdidebatehan yan kung paano niya nakuha yung 88%. Ang mga taong ang taong bayan nagsasalita na. Ngayon, ang taong bayan nagsasalita na rin. Pero ayun na nga sana, no? Hindi ko alam. Alam mo, hindi nakakatulong talaga yung travel ng travel sila eh. Mm-mm. Kasi wala naman silang nakukuha. Saan ang nakukuha nila ngayon? Nagsayang lang sila ng pera, sa totoo lang. Kasi wala naman... Hello, meron ba silang pinirmahan doon na memorandum of agreement na ito, magpatayo tayo ng bridge na ganito? Wala man. To put it into context, 1.6 billion ang nagastos ng ang travel expenses ng Office of the President for 2023. 1.6 billion pesos. 2.5 billion pesos ang travel expenses yon from the MOOE. Pagkatapos, meron pa siyang separate line item for travel, for foreign visit and foreign visits and missions. 2.5 billion pesos. So ang combined niyan is 4 billion pesos. Overall 4 billion pesos for travels. Alam mo, meron pa siyang forthcoming working visit daw yan sa India, no? And meron pa sa US. Nako, sabi ko, hindi naintindihan, para mayroon pa ito ha. Ikaw, Miss Joey, alam mo ba ang difference ng state visit saka working visit? Oh, may mga technical differences nga siya, but state visit, gastos ang gumastos ng travel niyan ang bansang pupuntahan niya. Oh, ayun ang guide. Ang working visit, gastos ng gobyerno, and so far wala pa siyang ginagawang state visit. Ah, meron na pala sa Indonesia, pero hello, magkano lang naman ang gastos doon sa Indonesia, no? Magkano lang naman ang gastos doon sa nagpunta siya ng sa ASEAN ASEAN neighbors natin. Pero yung punta ka doon sa ano, minsan na nami-mislead ang tao eh, napunta sa Europe, hello, state visit daw 'yon. Hindi, no, working visit 'yon. Punta sa Australia, working visit. Ano? That's a very, very important distinction. We should talk about it more. Kasi, yun nga, pagka nag-travel ka, pagkatapos kung gastos natin, ibig sabihin na mumuhunan ka talaga. So, kailangan mo talaga mag-demand ng tubo. Diba? Kung mag-gastos tayo, dapat maraming balik yan. Ang problema kasi, pledges lang. Parang bang kinasal ka? Pag nagpunta ka doon, nagpo-forum, ito yung investment na possible investment ko sa Pilipinas, pero pag-aaralan pa namin, ganito ang gagawin dyan, kung feasible ba o hindi. Pero lahat yan nasa hangin. Mm-hmm. Inaabangan nga namin yung, ano bang pinirmahan yung memorandum of agreement doon pagdating sa investment? Wala. Wala. Ano ang tawag dito? Mag-e-end live na ako ng 2 PM ha, kasi may call yung jowa ko eh. Hindi ko alam kung makakapag-live ako sa TikTok. Bababa ako ng ano, doon ako sa sala para makapag-TikTok. Pero DFX, bigyan kita ng few minutes to share. Keep it short and sweet. Ayan. Hello ma'am, kumusta? Long hello, time no. Sorry ha, konti na lang yung time. Okay. Pero kaso mahaba sana yung sasabihin ko eh. Medyo mahaba sana, pero okay lang ma'am, siguro next time na lang yung iba. Isa sa mga nabalitaan ko, ito balita, nasagap kong balita,
Di ba alam niyo yung Task Force Bangon Marawi? Mm. Ano na yun? Di ba inabolish yun sa Administrative Order Number 14 ata. Ngayon, ang balibalita, meron pa daw yung tirang mga 3 billion na pera. Oh. Tapos, kung makikita ninyo dun sa AO, uh-oh, ang hahawak na ng trust fund ng ano ng Task Force Bangon Marawi is ang OP na. So, di ba? Uh-oh. Iisip ka rin kung paano ano na ang mangyayari doon. Uh-oh. Eh, ang balita, ang liquidation na lang na atang titira, ilang millions lang ang babayaran. So, malaki pa yung matitira doon. So, hindi natin alam, di ba? Di ba? Interesting yung part na yun. Oo. Bumalik ka, tapos pag-usapan natin yan. Ayan. Ito yung sinasabi ni, ano, ito yung sinasabi ni DFX. Ayan. Task Force Marawi was created noong 20, nung after nung gera. Oo, after nung gera. So, ito yan. Administrative Order Number 3, 27. Mm. Ayan. PRRD time. Ayan. Oo. So, maraming pera dyan, di ba, na ipinasok si yung panahon ni PRRD para matulungan nga. So, na-develop yan, na paganda ulit yan. Ngayon, ang pagkakaalam ko din mo, inabolish na yung TFDM. Yes, ito nga. May natitira pang pera. Yung kinukuda naman ito ni DFX na na-abolish na siya, eto na yorn. Yan. Tapos titingnan mo sa baba. Marami abolish. December 31, 2023 ni report. Tingnan mo sa section 2, section 2A, saka sila na ang ano dyan. Ay, yung pinaka-ano kasi pag tinignan mo yung Administrative Order Number 14, makikita mo doon sa section 2A na sila na facilitate the reversion to the OP of the remaining balance of the TFDM. So, kailangan yun, ano, bantayan. Kung anong mangyayari ito. Diba? Anong mangyayari? Eh kung konting milyones lang ang iaano, ibabayad nila dun sa mga natitira pang mga obligations, saan mapupunta ngayon yung matitira, diba? Paano natin malalaman ngayon yan? I-trust fund yan. Oh. Oho, diba? Siya. Correct. Yeah, ano, ma'am. Next time, agahan mo yung akyat next time, ha? Sige. Pag nag-live pa. Pag bonggam-bongga, 1 minute 30, 1 hour 30 minutes lang. Ang iksi ng live ko, no, pag 1 hour 30 minutes. Kaya nga, ang iksi nga ngayon, it's supposed to be, alas 4 ka pa eh, kaya pumasok. Sige, next time, ma'am. So, abangan na lang kita. Mag-on na lang. Ayoko pa ako. Agahan ko, agahan ko. Oo, para. Okay, sige. Pag-usapan sige, natin. Salamat. Mm-hmm, salamat, okay, ma'am. Bye-bye. Zach, may last word ka. Thank you sa pag-visit, Zach, ha. Ang dami naming, nalaman sa'yo. Bukas ulit. Ang dami ulit. Nervous sa'yo sa mga pasabog mo. Wala naman sigurong, at ito na lang sasabihin ko, no? Baka sabihin, anak, ugas na lang ako ng kamay. Hindi, wala na tayong magagawa nandiyan na yan. Siguro, matatapos ang term ni BBM, pero sa akin, mag-step up pa sila yung major projects pa ng gobyerno na makikita ng taong bayan. Kasi yung ayuda, wala, gas-gas na eh. Billion-billion na pinamimigay nila, hindi naman umangat ang mga ratings nila, bumaba patuloy ng bumagsak pa ng bumagsak, no? Siguro mag-isip na sila ng ano bang meron. Mm-hmm. Hindi ka kay Duterte na talaga yung subway tatatakyan na kay Duterte yan eh. Mm-hmm. Diba? Higit sa lahat, public service ang isipin ninyo, mawalang yakay. Diba? Yan dapat! Oho, siya, bilis. Minamouse na ako ng jowa ko at nagagalit na siya sa akin. Okay, so good tomorrow ulit. Anong oras ka tomorrow? Ano? Anong oras ka tomorrow? At tomorrow, mga around 12. Ayan. Sige, aagahan ko pa, mas mahaba yung usapan natin. Ayan. Marami pa tayong pag-uusapan sa totoo lang. Pero, kakausapin ko si Sir Jan kasi, siyempre. Kung ano ang pwedeng i-share. Oho siya, sige, bye-bye everyone. Okay. See you next time.